So, what's up sa inyo mga kawanlab? No, ako nga po pala si Jake Magnus, King of Crazy, at nandito ka na naman ngayon sa Jake Magnus TV. So, ang pag-uusapan natin at gagawa natin ng reaction at bibigyan natin ng mainit na opinion ay wala lang namang iba kung hindi ito dapat pagkukulab nitong si Mystica at nung isang mambubudol na tao na sinabi ko po sa inyo nung nakaraang araw mga kawanlab, which is eto nga pong naka-flashback sa ating likod yung nasa ating screen mga kawanlab, na kung saan ay sinabi ko sa inyo na gustong pumasok sa isyo nitong si Idol Basel, ano po, na nambubudol sa FLM Family. Alam ko naman po yung iba sa inyo ay pamilyar na po dito sa mag-asawang to, sa taong to mga kawanlab, na kung saan ay pilit nilang gustong interviewin itong si Mystica para daw po malinis ang pangalan sa mga supporter nitong si Idol Basel. So yan po yung pag-uusapan natin mga kawanlab at bibigyan natin ng mainit na reaksyon at mga opinion, ano po. Pero bago natin yan pag-usapan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo ay bago sa aking YouTube channel, i-subscribe nyo na yan and hit the notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating mga upload mga kawanlab. So wag na natin patagalin to, pag-usapan na natin to pagkatapos ng intro paso. So atay na nga mga kawanlab, ano? Bago tayo mag-umpisa mga kawanlab, gusto ko munang i-shoutout si Inay Luciana Pasco. Ayan, mega shoutout po sa inyo Inay, ano po. So mga kawanlab, marami ang nagtatanong at marami ang nag-update sa akin at nagme-message sa akin comment section kung ano nga ba daw ang nangyari sa akin, bakit hindi ako nakapag-vlog ng 2 days mga kawanlab. So gusto kong sabihin sa inyo yung naging problema natin na kung saan ay ang ating globe na signal na internet ay nagka-problema, na kung saan ay merong pulang nagbi-blink-blink. Hindi ko alam kung bakit nawalaan siya ng internet mga kawanlab, kaya hindi tayo nakapag-update sa inyo, ano po. Pero ngayon babawi tayo at nagpa-load muna ako kasi hindi pa siya naaayos hanggang ngayon, ano po. So mga kawanlab, gusto ko pong sabihin sa inyo mga kawanlab, habang ako'y namamahinga ng 2 days is minapanood akong video nitong si Mystica na kung saan ay pinipilit siyang interviewin yung isang tao na magaling mga scam sa FLM Family, ano po, which is eto nga si Leon, ano po, Leon Javier. Ayan, mag-iingat po kayo sa vlogger na yan at napakatindi po niyan mang amang iska, magpapakita ng rep na walang laman at ikaw naman ay maawat mahabag, ano po, magbibigay ka ng pera sa kanya at after mo magbigay ng pera kapag ka nagka problema ikaw pa yung mumurahin nitong scammer na ito. So mga kawanlab, gustong makipag-collab nitong taong mambubudol na ito dito sa isa pang tao, which is eto ang si Mystica, gustong kulabi nung taong mambubudol. So sino yung tinutukoy kong taong mambubudol, which is wala lang namang iba kung hindi yan channel na naka-flashback sa ating screen. Mag-iingat po kayo dyan mga kawanlab. At gusto ko pong malaman, ano, na habang gusto niyang pumasok sa issue itong si Mr. Chang at itong si Idol Basel, ay pilit niyang ini-interview at gusto niya makipag-collab dito kay Mystica, ano po. At sa kasamaang palad mga kawanlab, ayaw ni Mystica makipag-collab sa kanya bagkos tinira pa siya katulad ng ginagawa ni Mystica at ni Stanley dito sa aming mga vlogger ni Idol Basel, ano po. So mga kawanlab, isipin nating mabuti, ano, ano nga ba mangyayari kapag ka nakipag-collab etong si Mystica dito kay Budol King na si Leon, ano po, ano mangyayari, anong posibilidad na mangyari. So ang mangyayari po niyan, ibabanatan po nila ng babanatan at titirahin po nila ng titirahin si Idol Basel hanggang sa si Idol Basel is mapansin na po itong si Leon, ano, at makikipag-usap dito kay Idol Basel itong si Leon, is ang mangyayari po niyan mga kawanlab, e bubudulin po nila si Idol Basel sa pamamagitan ng ano, titigil sila banatan si Idol Basel kung magbibigay si Idol Basel ng pera. Hindi po sa paninira yan kasi nangyayari po yan sa FLM Family dati. Ano po, nangyayari po yan. At nung nagising na yung mga tao, kung mababasa nyo yung post ng isang kapwa natin vlogger na minsang nagtiwala at tinulungan itong Budol King na ito, ano po, nangyari po niyan, tinira din po siya, pinagbumura din po siya nitong Budol King na ito, and then after niya tulungan mga kawanlab. So ayaw kong mangyari yan sa mga supporter na Idol Basel at ayaw kong mangyari yan sa mga co-vlogger ko dito sa platform ng Team Yayamanin. So ayaw ko po mangyari yan mga kawanlab na mapapasok tayo ng anay na sisira sa ating mga samahan, ano po. So mag-iingat po kayo dyan. And then sa kasamaang palad mga kawanlab, hindi siya, ano, hindi siya pinalad na makapasok sa grupo nitong sina Mystica, na kung saan nga ay ang layunin nito
bubudulin ng bubudulin yung mga supporter nitong si Mystica, and after na mabudol, saka titirahin at babanatan etong si Mystica. So isipin nyo mga kawanla, no, kung gaano katalino etong Budol King na ito. At sabi ko nga po sa inyo mga kawanla, ay magpapakita yan ng rep na walang laman hanggang sa maawa ka at magpadala ka ng pera sa kanya. Ano po, be aware po tayo ha, mag-iingat po kayo parate sa pagkilatis ng mga tao na akala nyo ay totoo. Ano po, so mag-iingat po kayo dyan kay Budol King na yan. Napakarami niyang mga supporter ni Idol FLM ang siniraan po niyan. Ano po, which is kahit si Idol Francis Leo Marcos ay minumura ng taong yan after tanggapin ni Idol FLM sa FLM family. So mag-iingat po kayo dyan. And then baka sa isang araw, hindi na si Idol FLM yung minumura niyan, kung hindi si Idol Basil na rin. Ano po, kaya be aware po tayo mga kawanlove. And then dito naman po sa ating mga iba pang topic na pag-uusapan, dito kay Mystica talaga ako namamangha. Sobrang talino, alam niya na pagka isinama nila sa team etong si Leon Javier, eh may magiging kahati pa sila sa pera na pwede nilang makuha dito kay Idol Basil. Magkakaroon pa sila ng kahati. Kaya ang ginawa niya, syempre matalino itong si Mystica, hindi niya hinayaan na makapasok sa kanilang grupo etong Budol King na ito, etong si Leon Javier. Ano po, ayaw niya magkakaroon ng kahati. And then dito kay Mr. Chang, nakikita naman po nitong si Budol King na si Mr. Chang inagbibigay kay Mystica ng mga pagkain. Gusto rin niyang sigurong matamasa yung natatamasa ni Mystica ngayon. So mga ka-OneLove, eto nga yung kabilib-bilib eh. May kinakalaban na nga tayo at may kinakaharap na nga tayo ng mga magaling manguto sa tao. Ano po, which is madadagdagan pa pag sumapi etong si Leon Javier dito sa grupo ng 75 group. Ano po, eto yung tipo ng tao na napakagaling manguto ng tao. Maniwala kayo sa hindi mga ka-OneLove. Kapag ka nasubukan nyo itong taong ito, mapapailing na lang kayo. After nyo bigyan ng tulong, kayo pa yung mumurahin, kayo pa yung sisiraan. So kayo, isipin nyo mabuti, hindi ba kayo masasaktan doon? Tinulungan nyo yung tao, pero kayo pa yung sisiraan. Ano po, katulad na nangyari kay Idol Basil at dito kay Abu G. Tinulungan ni Idol Basil, pero si Idol Basil pa yung masama sa huli. Kaya nga po sabi ko, be aware at mag-iingat po kayo parate mga ka-OneLove sa mga taong katulad nito, kasi hindi natin alam yung mga taong nakakasalumuha natin at nakakausap natin araw-araw kung totoo ba sa atin o hindi. Kaya mag-iingat po kayo sa taong ito. Kung si Mystica nga, ano po, kung si Mystica na nga lang po, isipin natin, napakatindi ng agalit kay Idol Basil gawa nung nangyari dito kay Abu G. Sabi niya nga, tagapagtanggol siya nitong si Abu G. Pero hindi niya tinanggap sa grupo ng 75 group etong taong to. Tayo pa kaya na ang nais natin mangyari at ang layunin natin ay magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga mamamayang Pilipinong naghihirap. Tapos madadagdagan pa tayo ng isang pahirap. Ano po, which is meaning ng pahirap, yung uutuin lamang po yung ating mga kababayan. So hindi po natin hahayaan yun, kasi napakalinis ng intensyon ni Idol Basil sa ating mamamayang Pilipino. Ano po, which is ang intensyon ni Idol Basil ay tulungan yung mga kababayan nating mga mahihirap, which is ganun din po yung intensyon natin dito. Hindi po natin hahayaan na tayo ay mapasok ng isang anay. Napakarami na po nitong sinirang grupo etong taong to. Kaya mag-iingat po kayo palagi. Lagi ko po yung sinasabi paulit-ulit kasi gusto ko safe kayo. Masaya ako kapag ka okay kayo mga ka-OneLove. At dito na nga po mga ka-OneLove, na kung saan ay tinira ni Mystica itong taong to. At sinabi na gago, uto-uto, loko-loko, walang kwenta, nonsense, at nakikisaw-saw lamang sa issue, which is alam naman natin na si Mystica ay nakikisaw-saw lang din sa issue, pero ayaw ni Mystica na masasaw-sawan yung kanyang issue. So isipin natin mga ka-OneLove kung gaano katalino itong si Mystica ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kayo ay matalino, mas matalino itong 75 group na ito. Kaya nitong gawin ng lahat. Mapaniwala lang ang mga tao. Ano po, mapaniwala lang yung mga tao na galit kay Idol Basil, na lalo pang magalit kay Idol Basil. Pero sa kasamaang palad, hindi niya lahat ng tao makuha. Kasi alam naman natin na kahit ako, yung iba ko pang mga kasamahan di sa team yayamanin is may makanya-kanya po kami mga supporter. At yung mga supporter po namin is isa rin po sa umiidolo sa amin. Kaya nga po, yung pinapakita namin sa inyo ay magandang impluensya po. Ano po, na which is ayaw namin kayong mapapahamak. Yun po yung sinasabi namin sa inyo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, be careful po sa pagtitiwala sa kapwa. Ano po, hindi lahat na nakakasama natin, nakakasalamuhan natin ay totoo po sa atin.
Ano po, kaya po mag-iingat po kayo parate. So muli, ako nga po pala si Jake Magnus, King of Crazy. At nandito ka na naman ngayon si Jake Magnus TV. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan, subscribe mo na yan and hit the notification bell para lagi kang updated sa panibago natin mga upload. So see you the next my personal vlog, my personal video and reaction and opinion. One love, keep safe. Maraming salamat po.